Hello everyone and welcome back ulit sa aking channel. So guys, in this video, ituturo ko sa inyo kung paano po mag-sign up kay Racer Gold at kung paano rin mag-reload sa Racer Gold. So bakit kailangan nyo pong gumamit ng Racer Gold? Okay guys, sa madaling sabi, tuturuan ko lang po kayo maging wise consumer. Malaki po yung discount at saka masisave nyo sa tuwing gagamit po kayo ng Racer Gold. And then kailangan, pagka bibili po kayo ng Racer Gold, member din po kayo ng DB Ad. Ito po yung e-loading system kung saan doon nyo po bibilihin yung pin. Yan. So yung Racer Gold pin o yung voucher pin. So pag ginamit nyo po yung DB Ad, all transaction nyo meron pa kayong 2% na free load. So yung 2% na yun, pwede nyo rin siyang i-convert to Racer Gold pin. Yan. So yung Racer Gold na yun guys ay magagamit nyo to purchase gaming. Yung gaming pin, yan, mga ganyan. E-pin like Crossfire, Dota 2, so marami pa pong iba. Ngayon, ang kagandahan pa pag ginagamit nyo yung Racer Gold, doon po kayo bumibili ng gaming pin. Yan, doon po kayo bumibili ng gaming pin, may naiipon po kayong silver na reward. So yung silver na reward, may pwede nyo i-redeem sa mga available na product nila doon na pwede nyo i-redeem like keyboard, mouse, tsaka marami po kong iba na tatap Racer Gold. Okay guys, yung pag-member po kayo pala ng DB Ad at doon nyo po kukunin yung Racer Gold e-pin para po ma-reload nyo yung account nyo. Naka-discount po yun ng 3.5% for retail. Plus, bukod sa 3.5%, kasi member ka nga ng DB Ad, pag nagtatap kasi ng load wallet noon, meron pa siyang free 2%. Ang talagang matitipid mo doon ang 5.5%. So, malaki po yun guys, na naiipon po yun. So, mas marami pa kayong Racer Gold na makukuha. Yun po siya. So yung pag-member sa DB Ad, one time lang naman po yun. And yun, pwede po kayong mag-top up doon ng gaming pin. Nandun naman na yung Garena, plus yung Steam Wallet, meron na po doon. Pero ang kagandahan, gamitin nyo po yung MLBB code namin, yung Racer Gold pin. Kasi doon, habang nag-load kayo, meron pa siyang free na mga points. So yung points na yun, pwede yung pang-redeem. Okay, so ito muna yung unang nating gagawin sa mga wala pang Racer Gold account. Pwede po kayong mag-sign up, bumisita lang kayo sa kanilang website. Ito po yung racerred.razer.com. Or i-search nyo lang yung Racer Gold and then lalabas na po yung website nila. Kiklik nyo na lang po. So, kaya nang gagawin ko ngayon. So, tatype ko dyan Racer Gold. And then, pagka natype nyo na po yung Racer Gold, ito po siya. Yan, kiklik nyo lang po ito. And then, mare-redirect na po kayo sa kanilang website. Okay, so, i-click ko ito guys. Yan, click lang. So dyan po lalabas na po, ito po yung sa Racer Gold website. So dito, nandito po yung kanilang dashboard. Yan. So yan, kailangan nyo pong mag-create ng account. Create account. Sa mga wala pang account sa Racer Gold, ganito po yung gagawin nyo. Yan, create account. And then dito, pwede kang mag-sign up through Facebook or yung Google po. So kung Facebook, i-click mo lang yung Facebook. Yan. Pero ako po sa Google po ako. Pero papakita ko lang sa inyo yung pagsasign up. So click nyo po yung Facebook. Pag click nyo po yan, i-redirect niya kayo dyan. And then i-continue nyo lang po. Pero mas mabilis po Google po. Pag may Google po kayo, Google account, yun po yung mas mabilis. So dyan kasi hindi pa verified yung social media ko sa Facebook. Kaya hindi po siya na-register. Yan. Okay, so ayaw po talaga pag sa Facebook. Kasi hindi pa na-verify daw yung ano. So, parang nag-iba yung system ng Facebook. So, ngayon, papakita natin sa Google naman. Okay. Let's go muna ito, guys. Yan. So, ito po yung account ko na naka-register sa Google. Okay. So, meron po siyang 20 na gold. Yan. So, ito na po yung na-top up ko dati pa. So, yung nasa kanan po, guys, yung redeem, yun naman po yung sa reward. Every top up nyo kasi dito may reward. So ngayon tatry natin lagyan yung aking account. So meron na po siyang 20, lalagyan pa natin. Yan po. So gagamitin natin dito yung Racer Gold pin. Yan, ipo-purchase natin. Pero kung makikita niyo, marami pa silang mode of payment, pwede sa 7-Eleven, Boros Gold voucher or sa GCash. Yan po. Okay, so gagamitin natin yung Racer Gold pin kasi dito po may discount. Apo, may papakita ako sa inyong discount ninyo magagamit kasi malaki ang matitipid nyo po guys. Yan. So dito nangangailangan siya ng yung pin and then yung or voucher code. So yung gagawin natin guys, pin.
So, kagaya nga ng sabi ko sa inyo guys, maganda member po kayo ng DBAD para makakuha kayo ng discount. So, ngayon gagamitin natin si DBAD. Yan. Messenger loading. So, dito, create lang po tayo ng code. Okay, so, ganito po yung pag-load sa, sa DBAD. I-load tapos yung code. So, I-load space MLBB20. Mag-generate po ako ng pin na 20. Yan, MLBB20. Tapos yung number ko, lalagay ko dyan. And then, ipipm ko lang. Then, after nyan guys, magre-reply po yung system, DBAD, at magbibigay po siya ng pin. Pero make sure, meron po kayong load wallet. Kailangan may pondo po yung account nyo. Ayan, so as you can see guys, nandyan na po. Ipinapakita niya dyan yung pin na kalagay dyan. Meron na ding serial number. So ito ang kakailanganin natin, itong pin. Yan po. Ito po yung pin na kailangan nating ilagay doon sa hinihingi ng Racer Gold website. Okay, so balik tayo ng Racer Gold dashboard. So dito, ipipaste ko lang po siya. Kung mapansin nyo po, meron lang akong 20 pesos po dyan. So ngayon, magre-reload ulit tayo ng 20 pesos. Lagay ko lang yung pin na galing sa DBAD. Ayan. Discounted na po yan guys. Naka-discount na po yan. Ayan. I-next mo lang po siya. Ayan. Click natin yung next. Itong next na to, may susunod pa dyan. Kung bagong sign up pa lang dito guys, kailangan mo munang i-set up yung 2 authentication for security. Kasi hihingi niya dyan eh. Para ma-secured. Para sa iwas din sa mga scammer. So kung makikita mo dyan, yan po. Ayan. Successfully loaded po yung 20 pesos. So mapansin nyo, 40 pesos na yung laman. Ngayon, tingnan natin yung sa games. Doon sa games, marami pong e-pin na pwede nyo i-purchase iba't ibang games po. Yan. Yan, nandiyan po Mobile Legends na para sa Mobile Legends load nyo. Yan, sa mga Daya, Steam Wallet. Ang dami po. Digolive, kung ano-ano, Dota 2. Yan. So, yung Crossfire, ganyan. Ito yung magbili din eh. Yan, yung Crossfire, yung Game Club. Yung e-pin para sa kanilang Crossfire account. So, yan po siya. So, ang pinaka minimum nila is 50 pesos. So, 40 lang yung laman dyan. Magre-reload po ulit tayo ng 20 pesos. So, marami namang mode of payment. Pero itong ipinapakita ko sa inyo, dito po kayo makakatipid or makakadiscount. So, marami pa kayong maiipon na gold. At mairi-repurchase nyo ulit yon sa mga iba pang gaming pin. So, balik ulit tayo dito kay DBAD. Yan, copy-paste ko lang po ito. And then, syempre, same transaction po ako para makilala ng system na panibagong transaction. Naglagay ako ng letter sa huli. Yan, para pag binasa ng system ng DBAD, panibagong transaction. Kasi naka-security yung transaction din kay DBAD. Pagka 2 times na siya, hindi na niya babasahin ulit. Para mabasa niya ulit, kailangan natin lagyan ng letter. So, yun nga guys, na-successful ulit. Yan. So, copy ko lang ulit. Balik tayo sa reload. Yan, reload. Click mo lang yung reload na to. And then, click ulit natin sa Razer Gold pin. Then hihingin ulit yung pin. Lalagay lang natin dyan and then next. Ganun lang po kabilis mag-reload gamit yung Razer Gold pin na kinuha natin kay DBAD. Yan. Reload successful as you can see guys. Yan. So may 60 pesos na siya. Ngayon, kung i-redeem natin or kukunin natin yung e-pin or game club na pin para sa mga Crossfire user. So yan guys. Yun, Crossfire. So, hindi ko to gagamitin guys. Kung isa kang user nito, pwede mo gamitin to. O kung ikaw yung unang nakapanood, sa'yo na ang pin na to. Unahan na lang po kayo. Yan po siya. Game Club. Yun. Game Club 50. So, dyan po. Yun nga, sinabi ko kanina. Pag-click natin itong proceed to checkout. Yan. Click po natin yan. Proceed to checkout. Loading, loading lang guys. Malakas ng signal natin kasi dito sa Pilipinas. Basta antayin nyo lang po guys, yan po. Magre-redirect ulit siya sa ibang page. Yan. Agree lang natin yan. And then yun nga po, nandyan na yung purchase mo. You know, nangihingi na siya ng setup. Yan, kailangan itong i-setup. So, fast forward ko na lang muna to. Setup ko muna. So guys, ito na po. Proceed to check out na tayo. Pag na-setup nyo na yung mga authentication password nyo. For security ng Razer account nyo. Ayan. Ito yung dashboard nila, makikita mo dyan pag na-check out mo na, yan, purchase successful. So dito guys, malalaman mong successful na yung transaction kung makikita mo rin nabawasan na rin yung balance ko ng 50 pesos. And then dito, andito na rin po yung pin. Makikita mo yung pin ng Razer Gold dito, pupuntahan mo lang yung sa dashboard ng transaction mo. Siya nga po pala guys, dito makikita nyo yung confirmation na successful or dito nyo rin makikita yung pin.
dalawang two-way po para makita nyo pwedeng sa Razer Gold Dashboard or dun sa Gmail account nyo. So ngayon titingnan natin dito yung history ng transaction natin para po makita natin yung pin. So ito lang i-click nyo, view transaction. Pagka-click mo dyan, click mo lang din yung recent transaction mo and then makikita mo na yung pin na kailangan mong ilagay dun sa account mo. Yan nga po, ayan, serial number or card. Ito po yun. Dito mo po makikita yung pin na kailangan mong i-input dun sa yung Crossfire. Sa Crossfire, maglalagin ka doon and then i-input mo tong mga to para po pumasok yung e-pin na na-purchase mo dito kay Razer Gold. Ganun lang po siya kasimple. Yan. So, pwede mong balikan lahat ng transaction mo. And then, yung nasa kanan nga po guys, mayroon po yung reward. I-click mo lang tong ganyan, browse games. Nandyan lahat ng gusto mong piliing load, makikita mo dyan. Yan po. Ganun po kaganda nitong Razer Gold na ito. Okay, itong mga nakikita nyo, ito yung pwede nyong ma-redeem doon sa silver gold na naiipon nyo. Yan, yung mga keyboard, mga mouse, or kung ano-ano pa, pwede rin mga ipin ulit. Yan. Yung naiipon yung reward, pwede nyong i-purchase ulit dito. Yan. So, may mga nangangailangan dyan ng 5,000 na silver para po maklaim mo ito. Kagaya ng mga ganito, mga keyboard. Yan, pwede ka mag-redeem ng ganitong keyboard. Yan, ito, yan, i-check out mo lang yung mga yan. Yun, ito yung pwede mong ipang-redeem yung silver na ito. Click mo lang yung redeem and then lalabas tong mga ito. May mga pagpipilian ka. Yan, pwede mong i-redeem ng keyboard. Yan po siya. Tapos i-check out mo lang po yan. And then yun, pwede mo nang makuha yung mga yan. Kaso nga lang kulang yung ano natin. Kulang yung silver natin kaya hindi pa natin siya pwedeng i-redeem. Okay, so yun lang po guys. Thanks for watching.